Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Dapat nga ba ipagbili niya na ang Miss Universe kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So ito nga, syempre sa dami na nangyayari ngayon sa Miss Universe, siyempre, hindi naman natin maiiwasan mag-isip kung ano na nga ba ang kahihinatnan ng Miss Universe sa susunod na mga panahon, di ba? Alam natin ang Miss Universe ay isa to sa mga pinakamalaki at pinakamagandang beauty pageant na inaabangan natin every year, di ba? So, syempre, iba yung paghanga natin sa organization ng Miss Universe. Kaya naman, nang nahawakan to ni Kun Ann, marami talaga ang nadismaya at maraming mga, alam mo yon, maraming mga comment ang mga tao na hindi naman natin maiiwasan kung bakit sila nagko-comment ng ganon. At saka syempre, isa pa sa mga talagang titignan natin dyan kung ano nga ba ang pagpapatakbo ni Kun Ann ngayon dito sa Miss Universe. So maraming nagsasabi na dapat na nga bang ipagbili ni Kun Ann yung Miss Universe. To be honest guys, unang taon pa lang to ni Kun Ann na hinawakan niya yung Miss Universe. So marami ng pagbabago na nagaganap. Katulad ng halimbawa, hindi natin alam kung saan ba mag-i-stay ang nanalong Miss Universe. Sa New York ba? O ito ba ay mag-i-stay sa Thailand? Kasi syempre tayo honor na ang Miss Universe. So dapat ba na mag-i-stay siya sa Thailand? So ako para sa akin, syempre dapat ang owner ay taga Thailand, dapat mag-stay na ang beauty queen or ang Miss Universe sa Thailand. Tapos kung taga US ang may-ari ng Miss Universe, dapat mag-stay siya sa US, oh, di ba? So yon. So ako marami akong kinakakatakutan na baka ganito yung mangyari na sa Miss Universe, ano kaya ang mangyayari na sa Miss Universe. Sana lang ma-maintain lang talaga ni Kun Ann kung ano yung nakasanayan na natin sa Miss Universe. So medyo ngayon malaki ang pagbabagong nagaganap. Katulad na ng halimbawa, ang no age limit, san ayon ba tayo dyan? So hanggang ilang taon ba talaga dapat sumali sa isang beauty contest, sa isang beauty contest ang isang babae? So ako para sa akin, siguro inap na yung hanggang 30 years old. Kung tutuusin nga, okay na sana yung 18 to 25 years old or 18 to 27 years old. Pero kasi since na nadagdagan na ng edad, so I think 30 is enough, diba? Parang hindi na dapat lalagpas doon sa 30. Kasi syempre, dapat ma-maintain din yung keep look na younger, diba? Ng isang kandidata. Tapos pangalawa, ayun nga yung transgender, trans woman. So dapat ba talaga to isali sa Miss Universe? Ako para sa akin, sa totoo lang, dapat hindi. Kasi meron naman silang pageant na kung saan doon sila pupwede at doon sila talaga na sumali, di ba? Kung ako lang yung tatanungin mo. Tapos yung Miss, di ba? Kung tutuusin, hindi rin dapat to hinahalo sa Miss Universe kasi kaya nga siya Miss. Ang title niya kaya nga Miss kasi Miss ibig sabihin single siya. So kapag Mrs. na siya, hindi na siya Miss, no? Di ba? So maraming mga conflict kung tutuusin. Pero ano ba talaga? Dapat na bang palitan ang pangalan ng Miss Universe? Hindi na siya dapat tawagin ng Miss Universe? Ganon. So dito sa mga ano na to, dapat ma-maintain pa rin sana ng Miss Universe kung ano yung kinagisnan natin noon. So yun lang naman yung dapat nating ano, ipagpatuloy dito sa Miss Universe. Marami naman silang mga pwede pang gawin para panoorin ang Miss Universe. To be honest nga, pinapanood talaga ang Miss Universe. Taon-taon talagang inaabangan yan dahil sa mga kandidatang lumalaban dyan. At hindi nagbabago ang timpla ng mga audience. So ngayon, kung ipagpapatuloy nila na ganito, maaaring ayawan na ng mga tao ang Miss Universe. Diba? So yon. So dapat bang ipagbili to ni Kun Ann?
To be honest, kung marami pang hinaharap na problema si Kun Ann, katulad nga halimbawa sa financial problem na hindi natin alam ano ba talaga to, kasi nag-declare siya ng bankrupt, na bankrupt na ang kumpanya niya. So, syempre yung mga tao iniisip na wala na siyang pera. So, dapat kung ganun yung totoong sitwasyon niya, ipagbili niya na lang sa iba. Kasi mas maganda kasi yung image ng Miss Universe, yung tipong yung may-ari ay walang problema. Yung katulad ni Donald Trump, di ba? Yung alam niya tatakbo siya ng presidente. So, pinaubayan niya na sa iba ang Miss Universe kesa naman na maapektuhan nga yung Miss Universe. Kasi ang iniingatan kasi dito, yung image ng Miss Universe, yun kasi yung importante, yung ma-maintain yung image. Kaya kung ako, halimbawa, kasi una, si Kun Ann kasi parang hindi naman siya US citizen, di ba? Thai citizen siya. So, parang ang Miss Universe kasi ay pag-aari ng, ano, ng isang American, di ba? So, sana ipagbili niya na lang din uli sa American people. So, ganon. Kasi mas maganda yung ganon kesa yung, alam mo yon, yung parang hinahawakan niya yung Miss Universe pero siya mismo ang dami niyang problema. Kumbaga parang ang dating lang sa akin, disclaimer lang ha, parang nagagamit na yung Miss Universe, 'di ba? Parang alam naman natin yung Miss Universe na isa itong prestigious. So parang kapag ganito kasi parang hindi na siya prestigious, 'di ba? Pero syempre, tingnan muna natin kung ano pa yung mga kaya pang gawin ni Kun Ann, kung maaayos na pa ba yung problema niya. And then, ayun, so para sa akin kasi Miss Universe dapat kasi nasa US base dapat talaga yung may-ari. Kesa naman yung ano, kasi kung dito sa Thailand, kung ang may-ari ay isang Thai, so dapat ilipat na lang siya sa Thai, di ba? So ilipat na lang sa Thailand, so hindi na kailangan mag-stay sa New York. Kumbaga para sa akin, kasi dapat yung beauty queen, kung Thai ang owner, dapat naka-base siya sa Thailand. Ganon. So, yon. Tapos, marami tayong ine-expect at marami tayong inaabangan na dapat mangyari dito sa Miss Universe. So, ako siguro, mas gusto ko bumalik yung Miss Universe, yung katulad nun dati na ginagawa ni Donald Trump. Tapos, o kaya ng IMG era. Ayun, maganda yung pamamalakad nila. Talagang nakikita mo yung quality ng girl. Ngayon kasi sa era ni Kun Ann, parang bumalik siya doon sa tipo ni Donald Trump na gusto niya lang maganda ang babae. Yung hindi na nila tinitingnan masyado dito yung ano ba yung advocacy. Para kasi nawala yung transformational leader, di ba, na tinatawag. Kasi siya din naman nag-implement nun eh, yung transformational leader. Pero parang lumihis yung istorya ng Miss Universe. So ako, para sa akin siguro, mas maganda pa rin talaga na parang, syempre gusto natin bigyan ng chance si Kun Ann, di ba? Pero para sa akin siguro, kung medyo parang hindi niya kaya i-handle yung sitwasyon or yung may problema pa siya mga inaarap, kasi ang dami yung mga nagko-complain sa kanya, ang dami yung mga problema na pumapasok sa kanya, siguro mas maganda siguro talaga ipagbili niya yung Miss Universe muna sa iba. Kasi kapag hindi niya pinagbili yung Miss Universe tapos may ganitong problema siya, parang yung image ng Miss Universe ay mawawala. Yung alam mo yun, yung iniingatan na prestigious na image ng Miss Universe, baka in the future tuluyan tong mawala, 'di ba? So yun lang yung akin. Kasi parang feeling ko si Kun Ann, marami pa siyang dapat matutunan sa Miss Universe. Hindi lang yung parang honor lang siya. Siguro parang kailangan marami pa siyang dapat kasi yung honor nito hindi ganito, yung gano'n. Kasi 'di ba parang kailangan yung honor kasi maganda yung image para sa akin. Parang hindi masyado broadcast yung pagkatao. So yun. So ewan ko, pero yun yung nararamdaman ko. Kasi parang dapat kapag honor ka ng Miss Universe, dapat ikaw yung unang-una, yung image mo dapat ay klaro at malinis. Kasi syempre prestigious nga siya eh. Kumbaga parang iba kasi ang Miss Universe. So ngayon kapag ang honor ay ganito, so parang hindi mo na maramdaman yung tinatawag na
prestigious. Ayan, so ayan. Katulad na lang ngayon, yung beauty queen natin na bagong Miss Universe, hindi ko siya maramdaman as a queen. So, parang wala lang, nandyan lang siya, pero hindi pa siya katulad ng mga na nanalong Miss Universe noon. Kapag tinignan mo siya, talagang masasabi mo, wow, she is Miss Universe. Diba? So yun, ayun yung parang feeling ko. Ngayon pa lang, unang taon pa lang, pero parang nawawala yung imahen ng isang beauty queen bilang isang Miss Universe. Nawawala yung pagiging prestigious ng isang pageant, di ba? Ng pagiging isang Miss Universe. So yun lang. Kasi dati, kasi kapag sinabi mo Miss Universe, to talaga masasabi mo, bongga talaga eh. Tignan mo, yung mga nakapasok sa top 3, parang wala lang, di ba? Parang hindi mo silang maramdaman. Hindi katulad noon na parang talagang masasabi mo, oh my God, ang tindi ng labanan na to. Talagang neck to neck kasi ano, lahat magagaling. And then ngayon parang nag-face lang kasi sila sa parang okay, maganda siya, maganda siya maglakad. So siya na yung winner. So parang feeling ko, yung Miss Universe na image noon na talagang pag sinabing Miss Universe ka, ay bongga ka. Ngayon parang feeling ko na wala na siya ng tuluyan. Diba? So yun. So nakakatakot lang kasi in the future, baka tuluyan na siyang mawala. Kaya nga sinasabi ko na si Kuda, syempre gusto natin bigyan siya ng chance kasi this is the first year for her. Pero mas maganda siguro in the future, yung alam mo yun, na parang kung hindi niya talaga kayang i-handle or ganitong image ang magiging bisuta ng Miss Universe, I think dapat ipagbili na lang ang Miss Universe. Kasi I know the Miss Universe is about business, pero hindi dapat na parang puro business lang. Ganon, di ba? Dapat merong tinatawag na good image talaga. So yun, hindi lang to dahil sa pera. Dapat dahil to sa prestigious ng isang beauty pageant or isang imahen na maganda bilang isang Miss Universe. Diba? So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun! So guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.